Sa pagkakataong ito, makakapanayam na naman natin si Senator Coco Pimentel kaugnay ng umunay pag-alis niya sa partidong PDP Laban. Kamakailan lang tinanggap ni Senator Pimentel ang alok ng Liberal Party na tumakbo bilang guest senatorial candidate sa darating na eleksyon. Magandang umaga po, Senator Pimentel. Oscar Oida po. Magandang umaga, Oscar. Kasama mong si Maris at sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa atin po. Okay, Senator, linawin po natin. Ano po, miyembro pa rin po ba kayo ng PDP Laban? Opo, opo. Wala pong katotohanan yung mga naririnig natin. Eh, puro chismis lang po yan na umalis na ako ng partido ko or nag-leave ako. Kahit yung leave po, eh, hindi po totoo. So, wala pong katotohanan to yung leave of absence po na sinasabi na balak niyo pong lisanin yung partido. Yes, oo. Walang, sabi ko na nga kasi kahit mag-leave of absence ako, sabi ko masama rin yun kasi... isang hakbang na lang, ano na yun eh, pagkatapos ng leave, isang hakbang na lang, aalis ka na o resign. So sabi ko, hindi po ako nag-leave, kaya yung mga nagpapakalat po ng salitang yan o chismis na yan, eh, they are doing a disservice to the party, lalo na kung party member din po sila. So wala pong katotohanan po yan. Okay. At wala naman pong clamor sa party members ko. Kung tutuusin, ngayong araw, meron po kaming meeting para marinig ko rin ng kanilang mga boses at tignan ko nga kung totoong may clamor na para ako'y mag-leave of absence. Kasi sa, well, hindi ko naman po nararamdaman. Sir, kaugnay po kasi nung lumalabas pong balibalita na yan, eh yung kasabay ng balita na si Vice President Jeju Marbinay naman daw, yung pansamantalang tumatay yung presidente ng PDP Laban. Kaugnay naman po nito, may nabalitaan po ba kayo kaugnay niyan? Meron ako na naririnig na ganyan, pero... kaya kong i-reconcile yung narinig kong ganyang balita, no? Alam mo, una sa lahat, ako isa sa pinakamadaling taong kausap, ano? Hindi ako mahirap kausap. Kung meron silang gustong gawin ko or meron silang gustong gawin na hindi naman labag sa aming konstitusyon, why not, di ba? So, ang aking interpretasyon dun sa latest kong narinig maganda naman, ano? Ito aking interpretasyon na pagdating po dun sa mga bagay-bagay o issues na sa loob ng partido PDP Laban na tungkol sa una coalition or tungkol sa eleksyon, sa dumarating na 2013 eleksyon, tama po na si Vice President Binay na ang kikilos at hindi ako. Kasi matagal na rin po, buwan na rin akong nagsabi na inhibit po ako. I mean, hindi po ako makikialam sa una matters kasi ilang buwan nang nakalipas, ako po'y umalis na ng una coalition. So, logical lang po yun at tama lang po na isang mataas din na opisyalis ng aming partido ang pupuno doon sa mga desisyon or mga kilos na hindi ko kayang gampanan kasi nag-inhibit na po ako. So ganun lang po yung aking interpretation doon at wala nang kailangan pag-usapan pa na leave of absence o resignation o alis. So hindi na po kailangan banggitin ito mga to. Ang magandang salita siguro ay inhibit. So tama rin po yun na dahil nag-inhibit na ako, ibang opisyalis na po ang kikilos doon sa mga subject matter na yun. And ang latest na narinig ko, si Vice President Binay na mismo bilang party chairman, sabi niya na siya na ang titindig doon sa mga issues na hindi ko po madidesisyonan. Okay, maraming salamat sa pagiging inyo na yan po, Senator Coco Pimentel. Salamat din po.